Okay, so dito tayo galing last time. Ginawa natin kanina, nilagyan natin to ng IK handle, yung RP solver natin. And then gumawa rin tayo ng locator. So, pangalan natin itong locator natin sa tuhod na pangalan na ni control underscore L. Tapos yung kabila, ni control underscore R. Okay. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng pole vector dito na ipiparent natin doon. Hindi natin ipiparent. Lalagyan natin siya ng constraint. So, click nyo itong first and then press shift. Hold shift and then click nyo itong IK handle. Punta tayo sa constraint. Tapos, click nyo yung pole vector. Ngayon, nagkaroon siya ng parang linya na nagko-connect dyan. So, every time na imu-move na natin siya, ayan, click natin to. Every time na imu-move natin siya, pata, pwede na natin i-distinguish kung saan nakarotate yung kanyang paa. Okay? So, ang nangyari ngayon, yung ating foot, nung naglagay tayo ng pole vector, yung ating foot, nagkaroon siya ng, na-rotate siya sa kabila. Kumbaga parang na slightly na tilt siya. So, ang gagawin natin, i-rotate siya natin ng konting ganun. Yan. Tapos mamaya, gagawin din natin sa kabila. Tapos, ganun din gawin nyo dito. Shift, click. And then, constraint pole vector. Okay? So, para pantay ito dito sa ginawa natin, kailangan i-copy natin yung rotate X, control C. Ilalagay din natin siya dito. Dito sa bone na to. Control V. Enter. Yan. So, kung ano yung niliko nito dito sa kanina, ganun din yung placing niya. And then, saka natin siya i-freeze transform, check, click nyo yung ankle bone and then select minus high freeze transformation, ankle bone, select minus high freeze transformation. So ito rin, freeze transformation natin tong locator. Yan. And then after that, gagawa naman tayo ng foot control. So yan, gawa tayo ng circle mula dito sa curves na to. Snap natin dito sa ball na joint. Tapos, actually, depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyong shape. Basta, mapapakita nyo doon sa ating animator na maganda yung rig at maiintindihan niya. Kasi minsan, imbis na makatulong sa animator yung rig, ang nangyayari, parang nakikipaglaban yung rig sa animator. So, kailangan as much as possible as a rigger, mapadali mo yung buhay ng animation and ng animator. Okay? So, meron tayong ginawang foot control dito. Imi-mirror ko siya sa kabila katulad ng ginawa ko dito kanina. Click nyo to. And then, control G. Tapos, edit, duplicate special. So, kung hindi nyo alam yung duplicate special na properties na ginawa ko, punta kayo sa kabilang previous video, yung part 1. So, ang gagawin ko dito ngayon, ipe-parent ko tong IK handle dito. So, every time na imu-move natin siya pataas, kasama, imu-move natin to, dito na tayo maglalagay ng keyframe. Tandaan nyo, wag na wag kayong maglalagay ng keyframe sa bone. Isang malaking kasalanan sa animation kapag dito mismo sa bone naglalagay ng keyframe. Dapat naglalagay tayo ng keyframe dito sa controller. So, click nyo to and then shift, click yung foot control and then press P. Try natin i-move. Ayun. So, sumasama siya. Ganun din gawin natin sa kabila. Click nyo pala yung IK handle and then yung foot, press P. Yun. Pag inangat natin, sumasama na siya. Next.
Pag dinotate naman natin siya, ang nangyayari, ganyan, parang hindi nag-rotate ng maayos yung foot. So, pag narotate ko siya, dapat yung angle niya pag ganotate din, same rin ng foot. So, lalagyan natin siya ng orient constraint. So, click nyo to, click nyo yung ball. Eh, yung bone na ankle, ankle underscore L or ankle underscore R. Tapos, punta kayo sa orient constraint options. Yung default setting niya, walang check yung main offset. Kailangan naka-on yung main offset. Saka nyo siya i-apply. Okay? So, ganun din gawin nyo sa kabila. Click nyo yung controller, click nyo yung ball. And then, constraint, orient constraint. Tapos, gawa pa tayo ng isa, yung last na ating ito, right click, control vertex, tapos i-move natin ng ganun. So parang ini-indicate natin na ay meron palang rotation dito. So snap natin siya dito. And then rotate. Before that, may nakalimutan ako sa foot control. Dapat pala naka-snap yung vertex point nito, yung ating anchor point dito sa ankle. So, pag naalala nyo yung nag-exercise kayo nung PE days nyo, di ba? Kapag nag-rotate kayo ng inyong foot, sa ankle nyo naman nirorotate, hindi sa sakong o sa paa. So, para mabago yan, click nyo yung controller, press insert, and then hold V. In victory. Yung insert na pinindot ko, yun yung pagitan ng backspace at home. Nasa taas siya ng delete button. So, after nyo siyang masnap, press W. Ganun din gawin nyo sa kabila. Insert, tapos hold V. Snap. Snap nyo dito. And then press W. So, every time na mag-rotate tayo, tama na. So, tama na yung anchor point. So, check ko nga kung may orient constraint na to. Meron na rin. So, gusto ko tong i-freeze transformation. Freeze transformation. Tapos, i-duplicate natin siya sa kabila. Control G. Edit duplicate special. Tapos, i-parent natin siya dito sa foot control. Shift P. Click nyo to and then click nyo yung foot control P. Ngayon, gusto natin parang gumagalaw yung ball joint natin na ganito. Pero since sabi ko kanina, bawal nga tayong mag-animate sa ball. Kailangan natin ng controller. So, lalagyan ko ng constraint ulit to. Click nyo to katulad din nung kanina. Click nyo to. And then press W, click to. Tapos constraint, orient constraint. Ganun din gawin nyo sa kabila. Click nyo yung to, tapos click nyo to. Constraint, orient constraint. Okay na. So, every time na i-move na natin si joint, si foot. Ayan. So far okay naman. So check din natin to. Yan. So pag minove natin to, namo-move din yung rotate din yung ating ankle. So yan. Next video, ang gagawin natin, lalagyan natin ng mga main controllers, yung full control character, tapos yung hip, lalagyan din natin siya ng tiptoe controller. Okay, so stop ko muna yung video.